Tignan din natin kung makakahuli tayo. Bali, naka-setup na pala tayo ngayon. Gamit pa rin yung long fishing rod natin. Ayan. Bali, gagamitin natin bait pa rin. Yung katulad ng nahuli natin dati, yung mga herring. Ayan. So, pag pinain natin yan, maaaring makahuli din yun ng malaking isda. Pero ngayon, ang gagawin natin pa rin, mag-antay pa rin tayo ng malaking isda kung may kakagat din sa malaking rod natin. At pagkatapos, dala pa rin natin itong ating pangmaliit para habang nag-aantay tayo. So, maganda ng araw. Medyo east yung hangin. Mababa yung tubig pero try pa rin natin. So, makikita nyo yan. Kagalagin. Sinker lang. Ito. Ayan. Pagkatapos, gamit ang ating 80 pound leader pa rin. Tapos trigang hook. Kasi, maaaring may tailor ngayong umagang dito. So, kakas lang natin ang ating ganyan. Habang inaantay natin yun, ang ating malaking fishing rod. Malaki yung bait natin dyan. So, may antay lang tayo. Baka may kumagat. Ang dami na nagpa-fishing eh. Marami akong maliliit na nararamdaman kumakagat eh. So baka mamaya mag-set up tayo ng hook na mas maliit. Sunset na, ay sunrise na guys. Ganda ng alon. Maligaw. Kung baka wala nang tayong para. Ah, meron pa. Pero ayun, naunti-unti na pa ganda. Sa
sabihin, maraming maliliit dyan. So, tapon natin yan. May halon. Naku, mukhang tumataas na yung tubig. Aabutin na yung gamit natin. Isa pa. Kaya pa tayo ng isa. Kapag wala pa rin, rig na tayo ng maliit na isa. So again, yan. Tatlong hook sa may buntot para dun siya sa pinakamatibay na part, yung dulo. Oh, brim. Nice brim. Look at that. But it's a small one. So, we'll have to put it back in the water. Guys, tanya. Maliit ito, pero dapat ang sukat nito para makuha nyo is at least 25 cm. So, fish out naman. Yup! Ano kaya ito? Oh! Bumalik siya, yung brim. Wala ko kaya dito ah. Saka mag-iba tayong set up. Siya sa likod oh.
magawit ako ng towel, guys, because this fish is, see those spines there? Medyo masakit yan pag nakatusok. So, balik natin ulit siya sa tubig. And one lucky day. Bago nating pain kasi nung nakuha natin yung pain nating isa eh medyo durog-durog na dahil sa maliliit na isda. So ito pala yung nahuli nating herring the other day. So ipapain natin ito. Tingnan nyo. Yan, bali dalawang hook. Isa sa may ulo na naka-expose siya at saka isa dun sa likod. So again, 80 pound leader line. Tapos meron tayo dito ng triangle sinker para hindi masyadong umuusog pag umaalon siya. So hopefully may makuha tong malaking isda. Kas natin ulit. Kailangan malayo. Nice na yan. Antay-antay lang tayo ulit again. Tap natin, secondary drag line. Kapag may kumagat. Ayan. Set up natin, main drag line, secondary drag system. Guys, mali fish on tayo, no? Pero nakikita ko, brim ulit. Brim nga. Ayan. So marami pala talagang brim dito. Masarap silang ulihin kasi malakas silang kumagat. So mag-enjoy ka. Pero hindi natin sila pwedeng i-keep kasi may size to ulit. So ayan. Nakikita nyo yung spine. Ayan, delikado, nakakatusok talaga yan. So galing na natin yung hook. Ayan, pabalik natin siya ulit sa tubig. So yan guys, nung bandang huli may nahuli tayong isang whiting. Ayan o, yung whiting na nahuli natin. Pero wala na kasing kumakagat, so mag isa lang siya. So I decided na pakawala na lang din siya. So tapon na natin. Para lumaki pa. Ayan, hali siguro hindi na tayo dahil tanghali na, wala na rin masyado kumakagat. Tapos yung ibang mga tao umuwi na rin. So salamat ulit sa panonood. Samahan niyo ulit ako sa susunod na pag-fishing natin dito sa Perth, Western Australia.